Hello, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, pag-usapan natin kung minamanas ka ba ikaw dyan na buntis. Ano ang sanhi ng mga manas? Ako, sa akin, minanas talaga ako. Hindi yata maiwasan niyan talaga pag buntis. So, parang normal lang siya. Dahil, bakit nga ba tayo minamanas mga buntis? Kasi, pagbuntis ka, nare-retain yung water sa body mo. Kailangan yun kasi bumibigat daw yung uterus. So, you need water. Ang manas kasi daw, hindi nakakadalo yung dugo ng maigi dun sa lower part mo. Kaya, minamanas, nare-retain yung water doon. So, ako talaga sobrang laki. Hindi magkasya yung, ano ko, yung sandals ko. Ano ba yan? Pero may time na umiimpis siya tapos namamanas din siya ng malaki. Siguro depende yon sa iniinom mo tubig kasi kailangan natin uminom ng maraming tubig. Tsaka yung the way na sobrang tagal mo nakatayo or nakaupo, apektado talaga. So, ano yung mga kailangan gawin or mga suggestion para maiwasan yung pagpamanas sa buntis? Una sa lahat ay uminom ng maraming tubig. Pag buntis ka daw, kailangan mo uminom ng at least 2 o kaya 4 liters ng water. Ako hindi talaga ako mahilig uminom ng tubig, pero kailangan, pag buntis ka, kailangan talaga. Madali ka kasing ma-dehydrate pag buntis, like yung bibig mo, di ba, natutuyo. So, kailangan mo talaga na uminom ng maraming water para maiwasan yung pagmamanas. Number 2 is itaas yung paa habang natutulog or kahit nagpapahinga para yung daloy nung blood yung magdaloy ng blood sa paa mo ay umikot-ikot. And then sinabi din na number 3 is maglakad-lakad. Yan yung karaniwang ginagawa ng mga buntis, maglalakad-lakad para ma-exercise. Number 4, dapat pag matutulog ka, lagi ka sa kaliwa. Yun ang pinaka ideal na position habang natutulog kasi yun yung position na hindi madadaganan ng baby mo yung bituka mo o yung internal organs mo. Kaya mas nakakadaloy ng maganda yung dugo. And maganda rin yun sa baby para yung oxygen niya sa loob tuloy-tuloy din, walang masyadong hassle. Tapos may suggestion din na mag-swimming, lumangoy or exercise. Parang parehas lang din naman yun. So, siguro importante is kumilos-kilos din. No? Kumilos-kilos pag alam mo medyo namamaga na yung paa mo or namamanas yung paa mo. And then, ito din sabi is yung cold compress. Pero hindi siya masyadong effective. Pero pwede siyang gawin para matanggal ng kaunti yung pagmamanas. So, yun yung mga suggestions or paraan para maiwasan yung pagmamanas. And then, usually talaga sa buntis sa paa yan eh. Pero pag nakita nyo na nagmanas na yung kamay nyo, sobrang laki na yung paa nyo, yung katawan nyo, it's better na magpunta kayo sa OB nyo para makita kung meron pang ibang complication doon sa pagmamanas nyo. Kasi mahirap din yun. Kasi pag buntis talaga, maraming nararamdaman at maraming nangyayari sa katawan. So, much better na pagpatingin sa OB or sa doktor nyo. Okay? Sana marami kayong natutunan or meron kayong mga natutunan na suggestions or mga paraan para mabawasan ang pagmamanas sa isang buntis. Thank you very much. Don't forget to subscribe to my channel. Just click down below and see you on my next vlog. Thank you!